Ang pasasalamat ni Senator-elect Robin Padilla kay Chris Aquino at hindi kay President Bongbong Marcos. Tatlong araw na ang nakaraan at nag-post si Senator-elect Robin Padilla sa kanyang Facebook page. Bismillah, friends in love. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Literal ba ito? In love ka sa kaibigan mo literally? Baliw ka sa kaibigan mo? Hinahanap-hanap mo siya? Physical attraction ba? Sexual ba? Ano nga ba? Isa lang ang alam ko. Hindi man kayo nagkikita, nag-aaway man kayo, hindi man kayo nagpapansinan, pero pag naramdaman mo na kailangan ng kaibigan mo, no sorries, no explanations, no dramas, no flashbacks, just love. Love that doesn't require reciprocity. Nung nalaman namin ni Mariel na may sakit si Miss Chris Aquino, hindi na kami bumitaw sa kanya at ganun din si Miss Chris Aquino, pinagluluto ni Mariel si Chris ng pagkain. At kahit hirap si Chris sa intake ng solid na pagkain, she makes sure na well-appreciated ng buong pamilya niya si Mariel. We became closer than ever. Tumaas pa ang antas ng aming mga pinag-uusapan at pinagdidiskusyonan. Mas minulat pa namin ang isa't isa sa realidad, politika at buhay. Maraming nagtatanong at nagtataka kung bakit napakataas ng boto ko at kung paano ako nag-number one. Walang nakakaalam na may boto rin ako galing sa kampo ng mga Aquino. Kalagitnaan ng campaign period, nag-aalala si Chris sa survey ko. Kinausap niya ako kung ano ang campaign strategy ko. Sabi ko, conventional lang ako dahil wala naman akong pera. Ang alas ko lang talaga ay si PRRD, SBG at si Inday Sara Duterte. Endorsement lang ng tatlong ito umiikot ang aking pag-asa na manalo at syempre ang tulong ng taong bayan. Sabi ni Chris, tutulungan niya ako at ginawa niya kahit sinabi ko na baka makadagdag ng stress niya. Tinawagan niya ang mga matitinding governor, LGU officials at mga matataas na tao na may paggalang at malalim na pasasalamat sa mga Aquino. Hindi kailanman naging issue sa kanya na unitim ako. Nagtataka ang mga nakakausap niya kung bakit ako nilalakad sa kanila, pero sinasagot lang niya ito ng, "Basta please help Robin for me." Ngayon ay malinawan na rin ang mga naninira at inggit kung bakit ako nakakuha ng napakataas na boto. Bukod sa mind vote ni Mariel, Royal Lumad or Indigenous Vote, Muslim Vote, Marcos Loyalist Vote, DDS Vote, Katoliko Vote, Kingdom of Jesus Christ Vote, El Shaddai Vote at Iglesia ni Cristo Vote, Chris Aquino delivered the Aquino Vote for me. Maraming salamat, Miss Chris Aquino. Ang ating pagiging magkaibigan ay hindi naaapektuhan ng politika, bagkus ito pa ang nagbuklod sa atin. Hinding-hindi kami makakalimot, andito lang palagi kami ni Mariel para sa'yo at kapag ako'y nagka-visa sa US of A, dadalawin ka namin at personal na magpapasalamat sa'yo. Baraka Allahu Fik, Allah Yashfik. Ang post na ito ng number one senator-elect na si Robin Padilla ay umani ng iba't ibang reaksyon sa mga netizens. Tapos na ang eleksyon, mga politikong nanalo at natalo, sila ng number one na magpakita ng ehemplo ng pagkakaisa sa ating bayan, kalimutan ang sigalot, paringgan at bangayan. Mas lalong bumilib sila kay Senator Padilla sa pagpapakita ng concern kay Miss Chris Aquino. Dahil kahit na may pagkataklesa ito, siya ay napakabuting tao. Lantaran man ang pambabato ng masasakit na salita laban sa kanya at mga iba ay dinadamay pa ang kanyang mga anak, siya ay nanatiling matatag, nakikiusap lang na sana itigil na para sa kanyang mga anak. Naniniwala sila
na kung sa politika ay lantaran ang suporta niya na taliwas sa karamihan, meron siyang mabuting kalooban. Dasal ang kailangan niya ngayon at hindi pangungutya. Tungkol naman sa sinabi ni Senator Padilla na si Chris ang nagpanalo sa kanya, mga netizens ay frustrated dahil hindi nito in-acknowledge si PBBM at ang pagkasali nito sa Uniteam. Ayon sa kanila, ibinoto daw siya dahil kasama siya sa Uniteam at ni PBBM, maliban sa nakitaan din ito ng talino at pagmamalasakit sa bayan. Ibinunyag naman ni Senator Robin Padilla na hindi pala siya inendorso ni President Bongbong Marcos sa buong araw ng pangangampanya. Ngunit kanyang nilinaw na si Presidente ay kanyang kaibigan at napakataas ang respeto nito sa kanya. Ayon kay Robin, paano ko po sasabihin na isa sa alas ko na mag-endorso sa akin si incoming President Bongbong Marcos ay malinaw naman po sa lahat ng ganap noong kampanya na hindi po ako na-endorso ng aking personal na kaibigan. Malinaw naman po na pinayagan niya ako na makasama sa Uniteam dahil personal niya akong kaibigan at ang sulat ko ay para kay Ms. Chris Aquino. Malinaw din po ang aking pasasalamat sa Marcos Loyalist na ako ay kabilang. Hindi po ako maari mag-imbento ng ganap na ako ay inendorso ni PBBM na hindi naman po naganap at ilagay sa liham na para kay Ms. Chris Aquino. Kung hindi po sapat ang pagiging Marcos Loyalist ko at pagtindig sa sino man na mananakit sa Marcos, maging ito man ay buhay man o namayapa. Pasensya na po kayo hanggang action lang ako, kulang po ako sa drama. Ayon pa sa kanya, politics is not real. Politics has no friends, only personal interest. I am not a political friend. I will always be a personal friend. Hanggang sa muli.